Unahin natin mga bro kung paano nga ba kayo makakarating dito sa ating fishing spot. Meron nagtanong sa atin mga bro, bro, paano naman kung walang makakahuli ng karpa? Ating champion mga bro, ang ating first place ay makakatanggap po ng Kapong 702. Ang kanyang reel ay Shimano FX 3000 series. Meron pa po yung cash prize na 2,500. Tol, welcome mo ang Buhay Isla Vlog. Yan mga bro, welcome sa aming barangay, ang Buhay Isla Vlog. Kasama natin sila ngayon mga bro. Yan, sina Pre Membog, sina Russell, sina Pre Bernie, saka sina bro. Ayan, lahat sila, saka si Pre Emo nandito. Ayan, maglilinis kami mga bro ng ating fishing spot na paggaganapan natin ang tournament. Salamat sa Buhay Isla Vlog. Ayun. Yan, what's up? Good morning sa inyo lahat mga bro. Yan, mapagpalang umaga sa atin lahat. Atin nga mga bro, ngayong umaga, maglilinis tayo ng fishing spot na paggaganapan natin ng tournament sa darating na December 17. Kaya samahan nyo kami mga bro, at nagdala ako ng bingwit mga bro. Ito, ayan, dala natin yung ating Pioneer Uluwa. Dahil habang naglilinis tayo mga bro, gagamit tayo ng yung sinasabi natin sa ating vlog na 100%. So mamaya ipapakita ko kung paano yung nagiging setup natin doon pag tayo ay namimingwit ng ganong klase ng pamamaraan ng pamimingwit ng karpa. So mga bro, samahan nyo kami sa video na to. Let's go! Ayan mga bro, narito tayo sa Bay Walk ng Barangay Kasili, at dito rin natin gaganapin yung ating fishing tournament. So yeah, sina bro, ang team Bay Walk bro, good morning! Bro, nakikigamit kami sa Linggo, okay lang ba? Sa Linggo. Ay, walang trabaho sa Linggo eh. Kaya mga bro, dito tayo na. Eh, sila bro. Yan ang ating fishing spot sa darating na Linggo. Bro, good morning. Baka pwede mo ako ipasok dyan. Magkano ba ano? Wala rin lang ako matrabaho sa buhay. Ayun, si Kuya Jing, ang rapper ng Kasili. Mga bro, nandyan. So mga bro, dito tayo mag-spot no, sa darating na Linggo. Ayan. Hanggang dun mga bro. Tapos isasama na rin natin yung fishing spot dun sa may kabila. Ayan. Bro, good morning. Morning, good morning. Ayan, baka may isa-shoutout tayo team Baywalk dyan. Oh, oh. Ano, baka may isa-shoutout ka. Sino ba? Kahit sino. Shoutout daw sa Tagaginu sana. Oh, hindi. Ayan. Kaiser Kabok. Kaiser Kabok. Kaiser Kabok. Ayan, shout out. So yan, punta muna kami dito. Maglilinis kami ng spot. So yan mga bro, shout out sa lahat ng mga tropa natin dito sa sa Baywalk na gumagawa dito. Na. Shout out. So yun, ayan si bro. Ayan, nagbibitay. So yun mga bro, samahan nyo kami sa paglilinis natin sa fishing spot. So plano kasi namin mga bro, pag marami talagang pupunta sa ating tournament, hanggang doon mga bro, sa may kabila, pwedeng mag-spot na. So tara, samahan nyo kami. Ay mga bro, okay na pala yung tulay dito eh. Makakadaan na tayo eh. Oh. Kaya dito tayo dadaan. Lalagay na lang tayo dyan ng extra pa na ano. Ayan si Benben. Oh. Benben, good morning. Anong balita? Hindi ka na may iwas? Ay mga bro, nakita rin natin si pare ko yung Jericho. Naggagala lang sa Baywalk. Tamang banding lang ang magtatay. Hi Bella! Say hi to my vlog! Ayun, si Bella oh. Tara mga bro, samahan nyo kami. So mga bro, kasama natin, gaya na sabi namin kanina, ang Buhay Isla Vlog. So ang Buhay Isla Vlog, sila ay mga volunteer. Nag-vlog sila mga bro, at mga volunteer sila sa kanilang barangay na naglilinis. No? Walang hinihinging kapalit. Voluntary yung paglilinis sa kanilang barangay. Kaya ang alam ko mga bro, ang Buhay Isla Vlog, nabigyan to ng award sa kanilang sa kanilang barangay. So sana all, di ba? Lahat ng barangay mayroong nagbo-volunteer na maglinis ng kanilang bawat barangay, no, para sa buong isla. Talaga bawat barangay, di ba? Lakad na tayo mga bro. Para buong isla mga bro, talagang mayroong mga volunteer na naglilinis, di ba? Bro, huwag niyo kalimutan mag-follow sa kanila. Pre, meron na ba kayo YouTube? Ayan, meron sila mga bro na YouTube channel, at meron din silang Facebook page. So huwag nyo kalimutan mag-follow at sundan ang kanilang mga video. Ayan. So yan mga bro, plano natin. Pagka maraming pupunta rito, gaya na sabi ko, yung ating spot hanggang dun. Makapansin nyo, may mga basura na lilinisin natin yan. Lilinisin natin. So yan si Tol. Tol, good morning. Morning mga bro.
Wala to, wala tayong tubig. Nakaporma ka yata. Ah, duty tayo. Ah, duty ka sa barangay ngayon. Martes nga pala na. Martes ngayon. Mga bro, Martes ang duty ni Tal eh. Yeah, mga bro. Huwag nyo kakalimutan pa-like and page sa Buhay Isla Vlog. Ayan. Ayan. At syempre, huwag nyo kakalimutan channel namin. Ayan. Barangay Kagawad PH. Ayun. Nice one, nice one. Wala tubig, wala tubig. Sige. Mga bro, magse-set up muna tayo ng ng ating bingwit, no, para para habang naglilinis tayo mamaya, kataw-taw yung ating pamingwit, di ba? Atin pakita ko sa inyo yung gagamitin natin na 100%. O yung nga pala, no? Ayos na yan. Langoy na lang natin. Wala tayong dalang salok nga pala, no? Pero okay lang mga bro, gusto ko lang naman talagang tumulong, maglilinis lang tayo dito. Kung makahuli man tayo, edi good, di ba? Kung wala naman, okay lang din. Kaya pakita ko sa inyo mga bro yung ating setup. Kaya mga bro, ito yung ating taga na gagamitin doon sa ating sinasabi nga na Korean style 100%. Nakalimutan ko ang dito. Ah, ito pala yung tawag mga bro. Drum spring, ayan. Tapos maraming hook siya, no? Anim na hook. Ayan, so try natin. No? Pakita ko sa inyo yung design mga bro. Ayan, nakalive na ang Buhay Isla Vlog. Nakalive na ba kayo bro? Ah, video lang muna. Mamaya mga bro, maglalive din ako. Ayan, si Pre Emon. Ganito pre, mga bro, ito yung yung setup natin. Sa 100%, ayan, may ring siya. So, dito sa ring, dito ilalagay yung malaking masa, dyan sa loob. Tapos, nakaganyan lang siya, bibilutin. Tapos, ang, di ba, ang karpa, ganyan-ganyan lang. Oh. Nasisip-sip niya yung mga taga. Oh. Ang karpa kasi, pagka yung parang, kahit hindi mo na siya bigwasin. Kasi ang karpa, pagka yung sumipsip at parang hindi siya naging komportable na na tawag dito, doon sa kanya nakain, sisibat yan pa ganyan, kaya kakawit na siya ng kusa. Ang daming tagaano. Ayoko bro, ito yung setup natin. Pero sure ball. 100% nga, nakakahuli. Tatlong beses nga kalas yung yung, sasalukin ko na nga lang eh. Balay pa naman yung isa. Kaso nga lang, bala ka sumabit sa mga basura. Iyon nga. Kaya nakakakawala. Pagka sumabit at daladala niya yung at napipigtas. So mga bro, ito yung gagamitin natin pain. Ayun mga bro, yung pids natin. Meron siyang GMP, tapos Purina. Tapos meron mga concentrate na konti. Ayan. Tapos ito yung ating harina. So yan, magmasa na tayo. Kahit walang tinga, lulubog siya. Oh, ay balaki nung eh. Diyan kalaki yung masa eh. Mga bro, magmamasa na tayo. Lagay tayo ng pids. Lagay muna natin ito sa sa ating pamingwit. Ayan mga bro, ito na yung ating ating taga hook. Meron siyang anim na taga. Ayan, tapos ito yung drum niya. Drum ring. So dito natin ilalagay malaking masa. So tingnan natin kung makakahuli tayo, no. Yan, malabo yata ating camera against the light, no. Ayan mga bro. Sabit lang natin dito sa swivel. Yan. Tapos mga bro, ay magmamasa tayo, magmamasa. Alright, lagyan natin sa gitna mga bro. Eh mga bro, ganyan. Diba, laki ng pain natin. So ito, every 2 hours, papalitan natin mga bro. Ito yung makadalawang oras. So sana makahuli tayo. Tapos mga bro, after natin siya mabilog, ilalagay natin yung mga hook ng hiwa-hiwalay. Ayan, ibabaon natin. Ibabaon natin ang bahagya. Isa masa. Meron tayong isa dyan. Parang isang malaking bilog siya. Ito, may isa pa. Ayan, mga bro. Ayan na ang ating masa. Sabi ah. Tara mga bro. Papatulan natin doon sa mga malayo. So, mga bro, eto na. Nakalawit na yung ating pamingwit. Ayan. Sinabit natin doon. Tapos doon siya nakalagay sa malapit sa kangko. sorry. Inubo ko. Doon siya nakalagay mga bro sa malapit sa kangkong. Ayan. Tapos mga bro, pag namimingwit ng ganito, kinakailangan ilulusdrag mo siya. Kailangan yung drag niya maluwag na maluwag para hindi madala yung iurad. No? Kasi mga bro, yung kaibigan natin si Vincent, dati daw sa Kalinawan, hindi raw niya nailusdrag. Dinala yung kanyang bingwit nung karpa sa tubig. Kaya dapat, nakalusdrag. So pag nakahuli, mamaya na lang natin siya hapitin. Kaya mga bro, tingnan natin kung makakahuli na. A few moments later. Narito na tayo sa lilinisin natin.
So plano natin mga bro, hanggang doon yung ating fishing spot. Pagka tayo ay madami na pupunta rito, no? So yan, ganito ang mga lilinisin namin mga bro. Kita nyo yung mga plastic bottle na yan. Tapos meron dyan mga sako, ay mga bote lalo, ipupunta namin banda dun sa may ano para safe tayo, no? Ayan, o diba? So nagsisimula na kami mga bro. So yan, samahan nyo kami sa aming paglilinis. Mga kawayan na ganito, para hindi makaabala sa fishing spot, lalagay na lang namin dun sa may taas. Kasi ito naman, pwede naman tong ano, dyan lang sa mga tabi-tabi, no? Kahoy naman to mga bro eh. Kaya yun, lalagay natin dun sa may taas. Ayan, ganyan. Para hindi makaabala. So mga bro, dito naman tayo sa part na to, no? So yan, kung mapapansin nyo, marami pa rin siyang kawayan na ganito. Ayan, tinatambak lang natin dun ang mga kawayan mga bro. Diyan, tambak natin diyan na. Ayan, si Stephen, oh, may dala ng merienda natin. Ayan, thank you. Si Stephen. Saka si Benben. Yon, thank you Benben ah. Sipag. Sige mga bro, linis-linis lang kami dito, no. Sige mga bro, si Kagawad, parang patayo-tayo lang ay atang dumampot. Paano ang kami dala, ibang parang manager. Paano ang anak kami ko mga bro? Sabado kaya at yan. Mamili ko tayo dito lang. Hihigayin siya. Katagalan ng mga ano. Manik. Hindi. Ano lang. Pupulot din ako. Ayan. Jake. Wala tagupot ang matatay mo. Wala. So mga bro, yung mga sasabit na mga kawayan ng sanga, ayan, tatanggalin din natin. Para ano, para maganda yung daan natin. Ang binibigay namin ay walis na eh. Hindi pa may. So hanggang dun mga bro, pero pagka talaga marami, hanggang dun pa sa kabila ang fishing spot natin. Pwede kayong umispot dun. Tingnan nyo naman, naka-uniform pa ang Buhay Isla Vlog. Ayan mga bro, logo nila, Talim Island, Buhay Isla Vlog. This one. A few moments later. Yeah mga bro, time check natin. Mahigit alas 11 na ng umaga. At ang mga kasamahan natin na Buhay Isla Vlog mga bro ay meron pa palang gawain sa kanilang barangay. So, hindi na tayo nakapagpasalamat sa ating vlog, no. Pero sa personal naman kanina, nagpasalamat tayo dahil yung bag ko na iwan ko kanina doon habang naglilinis, no. So kailangan daw agad nilang makauwi din. At yun, nagsimula tayo maglinis kanina mga bro ng alas 8 ng umaga. So bali 3 oras din tayo na naglinis dito sa ating fishing spot. At yun, kahit pa paano ay gumanda na at malinis na yung ating fishing spot na paggaganapan natin ng tournament. Ngayon mga bro, nakalawit pa rin yung ating pamingwit. Wala pa tayong nahuhuli. So kanina may humila, kaso parang kanduli lang, so hindi natin nahagip. So antay-antay pa tayo. Ako na lang yung nandito at si Tol, si Kagawad, naka-duty naman sa barangay. Umuli, nagpapasalamat ako mga bro sa nakasama natin at nakatulong sa paglilinis dito sa ating fishing spot. Sa Buhay Isla Vlog. So huwag niyong kalimutan mga bro na mag-follow sa kanilang FB page at mag-subscribe sa kanilang YouTube channel. At para masulit natin mga bro ang vlog na to, ay sasabihin ko na rin sa inyo sa video na to ang ating mga rules and regulations dito sa ating gaganaping tournament at iimbitahan ko uli kayo, no? So yan, muli, iniimbitahan ko kayo lahat mga bro sa darating na December 17 dito sa Barangay Kasili, Talim Island, Binangonan, Rizal, no? Unahin natin mga bro kung paano nga ba kayo makakarating dito sa ating fishing spot. Pag galing kayo mga bro dyan sa may Manila, Quezon City, Marikina, Cainta, Panay o kung saan man, ang pupuntahan nyo po mga bro ay Binangonan Port. So doon po ang sakaya ng bangka papunta dito sa ating fishing spot. Ang unang biyahe naman ng bangka mga bro ay 6 AM. So dapat mga 5:30 andun na kayo. At pagka napuno na yung bangka ay aalis na rin kaagad. Kaya sunod-sunod po at sigurado na hindi kayo mauubusan ng bangka sa pagpunta rito. At pagbaba nyo po dito sa mismong pritil ng Barangay Kasili ay tanaw na tanaw nyo na rin po yung ating fishing spot. Kasi yung pritil po andun lang po sa tabi ng Bayuk. Sa mga kasamahan naman natin mga bro na mga taga Laguna, dito tayo medyo hirap kung paano sila makakapunta rito, no? Kasi talagang ang sakaya ng bangka mga bro sa Laguna ay sa Calamba Port
at saka sa Santa Rosa sa may Bigaa. Kaso nga lang mga bro, yung bangka na yun ay hindi po dadaan dito sa ating lugar. So nakakalungkot kasi ang mga bangka po na yun mga bro ay dun lang po sa may bandang Sapang hanggang papunta sa Talim Point. So medyo malayo po talaga dito sa ating fishing spot. Siguro mga 10 kilometers pa po ang inyong pupuntahan bago kayo makarating dito sa ating fishing spot. So wala po kasi talaga nagdederecho dito ng bangkang Laguna. Kaya mga bro, yung mga ibang anglers na pumupunta dito sa ating lugar na mga taga Laguna, ang ginagawa po nila ay nag-hire po sila ng bangka. Umaarkila po sila ng bangka para makarating dito sa bandang dulo ng ano ng Talim Island. Kasi po mga bro, nasa kabilang dulo po tayo ng Talim Island. Ito po tayo sa may bandang ano, sa may bandang Nabota, Subay, tapos Kasili. So yun po, malapit po tayo sa may Sepdek. Kaya talagang sa mga anglers natin taga Laguna, iniimbitahan ko pa rin kayo mga bro, no? Sa mga magko-commute, malayo yung inyong iikutan sa mga taga Santa Cruz, dito ang daan sa likod sa may Halahala Morong. Pagka naman taga dito sa Santa Rosa, Cabuyao, dito po ang daan papunta dyan sa Manila, tapos pupunta pa po kayo ng Binangonan Port. Ayan. Pero may mga nag-confirm naman sa akin na mga club, so sana matuloy sila. Naaarkila daw sila ng bangka para maka-join sa ating pa-tournament. So maraming salamat sa inyo. Sana magkita-kita tayo sa darating na linggo. Ayun po, sa mga taga Laguna, medyo mahihirapan po talaga kayo makarating dito. At kung hindi man po kayo makarating, manood na lang po kayo sa ating live. Magla-live po tayo sa ating FB page. Ayan. So ang rules po natin, unang-una mga bro, kinakailangan maximum po tayo sa bawat anglers ng 2 rod. At bawat isang rod po mga bro, ay 100 pesos per entry. Ayan. So ibig sabihin, mas maganda po yung mga bro pag dalawa po ang i-entry ninyo, dahil yung isa ang pain masa panghuli ng karpa, tapos yung isa naman bulate. So mas malaki po ang chance nyo na manalo, di ba? Pero sa mga mag-e-entry ng isang bingwit mga bro, ay wala naman po ang problema, no? So alam nyo naman po tayo ay charity event, di ba? At ang malilikom natin na pera dito ay gagamitin natin sa gift giving sa mga senior citizen at saka dun sa mga pamilya na nakatira dun sa laot, bibigyan natin sila ng mga groceries and canned goods. Kaya syempre mas gusto natin na marami mag-entry ng rad para malaking kitain ng ating event, no? Ayun mga bro, yun po yung una natin na rules. At pangalawa naman po ay sa bawat rad mga bro, kinakailangan po ay 2 lang po ang hook. So yun po yung maximum, 2 hooks, no? Kita nyo naman pag namimingwit tayo ng karpa mga bro, 2 yung ating hook, di ba? So ganun po, hindi po tayo pwede lumampas ng 3 hook o 4 sa bawat rad, madidisqualify po tayo. Ikatlo mga bro, sa ating rules, pwede po tayong gumamit ng kahit anong bait. Uod, sa mga taga Laguna, mahilig silang mag-uod, di ba? So bulate, pwede po yan, worm. Tapos masa, syempre, ang pinakang the best sa karpa, masa. Pwede rin po tayong gumamit ng live bait. Kung gusto nyo pong manghuli ng mga knife fish dito sa ating lugar, pwede po tayong gumamit ng live bait. Idagdag ko lang po mga bro, sana bawal na po ang casting. So wag na po tayong gumamit ng lure para mag-casting dito, dahil baka magkasabitan lang po tayong mga anglers. Mahirap po talaga pagka magkakasting tayo. Tawag dito, magkakasabitan lang. Kaya hanggat maaari, wala na po magkakasting sa atin. So, meron nagtanong sa atin mga bro, paano naman kung walang makakahuli ng karpa? Ayan, maganda pong tanong yan. So paano nga ba mga bro ang gagawin natin pagka walang nahuling karpa? Ang gagawin po natin mga bro, kung wala po nakahuli ng karpa, babase po tayo sa pinakamabigat na isda. Kahit anong isda man po yan, dalag, hito, tilapia, kanduli. Ayan po, at knife fish, ayan. So, titingnan natin mga bro kung sino yung may pinakamabigat sa kanila, heaviest, at dun po tayo babase ng mananalo. Kaya wag po kayo mag-alala, kahit wala po makahuli ng karpa, ay meron po mananalo sa ating pa-tournament. Pero sa tingin ko naman mga bro, sa dami natin ng mga anglers na pupunta dito, sigurado naman ako na makakahuli ng karpa, diba? Kasi nung isang gabi nga, nung bumisita sa atin si Bro Vincent, yung ating kaibigan na Korean, tatlong beses siya nakalasan dyan ng karpa. Sasalukin ko na lang mga bro, nakakawala pa yung karpa. Kaya sa tingin ko naman, makakahuli tayo ng karpa, no? So sana may makahuli ng karpa para sa ating kauna-una fishing tournament ay meron naman maka-fish on ng karpa, no? So yun lang po muna ang ating mga rules at ang ating papremyo mga bro. Ayan, idagdag na rin natin. So ano nga ba yung ating mga papremyo? Ayan. So ang ating champion mga bro, ang ating first place ay makakatanggap po ng Kapong 702 at saka po ang kanyang reel ay Shimano FX 3000 series.
Meron pa po yung cash prize na 2,500 at saka po merong certificate. So ang second prize naman po natin mga bro ay bait casting set. Ayan yung mga dalag hunter no? Na mga nagbe-bait cast, isang set po siya ng bait cast. Ayan po yung makukuha ng ating second place. At meron po yung cash prize din syempre na 1,500 pesos at meron din pong certificate. Sa ating third prize naman po mga bro ay meron din syempre yung cash prize pero meron po ulit na fishing set, Ukuma set na mula kay Biwas Pilipinas. Tapos syempre meron din po yan na cash prize na 1,000 pesos at certificate. Meron din tayo mga bro na special award. Ayan, eto po. At ang mapapanaluhan nyo naman po sa special award ay wala na pong cash prize. Ang mga pamingwit na lang po mga fishing set, no? So meron po tayo sa heaviest tilapia. Kung sino po may pinakamabigat na tilapia ay makakatanggap po ng isang set ng pamingwit. Sa may pinakamabigat na kanduli rin po, makakatanggap rin po kayo ng fishing set at certificate. At sa ating kauna-unahang makakahuli, sa ating first catch mga bro, ay makakatanggap rin po kayo ng fishing set at certificate. At syempre, maraming parapol po tayo na darating mga bro. Ayan, kaya talagang pumunta na kayo mga bro at sigurado mag-i-enjoy kayo sa ating carp fishing competition. So yan mga bro, hanggang dun ang ating fishing spot. Tapos dito tayo dadaan, maglalagay lang tayo dyan ng isang maliit na tulay mga bro. Diyan ang daan, papunta rito, hanggang dito po yung ating fishing spot. At yan mga bro, yung baybay na yan. Hanggang dun po, at kung marami pa, hanggang dun pa sa kabila. So yan, napakaganda po ng ating fishing spot mga bro. At dito po naman tayo magka-carp hunting, ayan. Diyan po. So kung mapapansin nyo, mayroong kangkong doon. Maganda yan, tigilan niya ng mga karpan. Tapos hanggang dun sa may papuntang pritil mga bro, yung ating fishing spot. So sabi namin, pagka talagang marami mga bro, kahit hanggang dun pa sa may kabila, no, yung papuntang itikan, sa may kuweba, pwede pa rin po dyan. Huwag po kayo mag-alala. Okay na okay po.